Pinagtulungang buhati ng mga matatanda sa Parang Maguindanao para maialis sa panganib ng mabilis na tumataas na baha. Inilagay naman sa styro at plastic box ang mga sanggol na inililikas. Malakas na ragasan ng baha ang sinuong ng ilang taga Baybay City, Leyte na gustong lumikas. Naglakas loob na silang tumawid dahil sa pangambang magka-landslide. Sinuong naman ng lalaking iyan ng malakas na ragasan ng tubig at ulan, masagip lang ang dalawa niyang alagang baka sa Patnongon, Antique. Ayon sa uploader, may hawak na tali ang lalaki para hindi siya matangay ng tubig. Pero binitawan din niya ito dahil hirap na siyang kumilos at nagpatangay na lamang sa agos. Maayos naman siyang nakarating sa Pampang kasama ang mga baka. Baha, landslide at mga nakanselang biyahe. Ramdam na nga ang epekto ng bagyong Paeng bago pa man ang inaasahang pagtama nito sa lupa. Live na magbabalita kaugnay dyan sina Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nasa Batangas naman si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog habang nakatutok sa sitwasyon sa NAIA si Katrina Son. At si Von Aquino naman ang nasa PITX sa Paranaque. Umabot sa mahigit 30 ang napaulat na nasa WI dahil sa flash flood at landslide sa Maguindanao. Daan-daang pamilya ang inilika sa maraming bayan sa Mindanao dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Paeng. May report si Ivan Mayrina. Dala. Makapigil hininga ang pag-rescue sa mga na-trap na residente sa barangay Magsaysay sa Parang Maguindanao kanina. Pahirapan ang pagsuong ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dahil bukod sa lampas taong baha, may mga nakahambalang pa mga puno. Bukod sa pagbaha, nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa bayan. May nawasak na bahay at sasakyan. Pahirapan din ang pag-rescue ng dalawang paring ito sa isang matandang na-trap sa bahay. Ang gymnasium na ito sa bayan pa rin ng UP nagbisulan ng swimming pool matapos ang walang tigil na pag-ulan kagabi. Ang mga sasakyan at ilang bahay nalubog din sa baha. May landslide naman sa barangay Romanggaob at humambalang ang mga lupa at putik sa kalsada. Kaya may mga sasakyan pansamantalang hindi nakadaan hanggang sa na-clear ito ng mga otoridad. Sa bayan ng Dato Odinsin Suat, may mga bahay na lubog din sa baha. Ang iba, bubong na lang ang kita. May nasira rin tuloy sa bayan, bunsod ng pagbaha. Ayon kay BARMM Interior Minister Attorney Nawib Sinarimbo, umabot na sa 31 ang naiulat na nasawi sa Maguindanao. Ito ho yung mga natangay ng flash flood at saka natabunan ng landslide. Meron tayong 10 sa Dato Blam, ito 16 sa Dato Udin, and then meron tayong 5 galing sa UP. Lagpas bewang naman ang baha sa bayan ng Pigkawayan sa Cotabato. Ang alkalde, idinaana sa Facebook Live ang paghingi ng tulong para mailikas sa mga residente. Nananawagan po kami. Baka may rubber boat kayo dyan. O bangka man lang. Pwede po. Pwede kami dala dito. Sa bayan ng Libungan, umapaw ng irrigation dam dahil sa baha. Inilikas na ng otoridad ang mga naapektuhang residente. Sa Sultan Kudarat, inilikas din ang ilang residente sa bayan ng Kalamansing. Tumatawid ang mga tao habang nakakapit sa lubin. Binubuhat naman ang mga bata. Higit 500 pamilya naman ang inilikas sa barangay Ayala sa Zamboanga City. Nanawagan ng tulong ang barangay dahil may mga pamilyang walang gamit, lalo na mga may sanggol. Ivan Mayrina, GMA News. Mahigit 2,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol. Para iwas disgrasya, inilikas naman ang libo-libong nakatira sa mga lugar na posibleng bahain. May live report si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jesse?
Atom, nasa red alert status na ngayon ang Emergency Operations Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Bicol Region. Yan ay matapos na itaas na ng PAGASA sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang anim na lalawigan ng rehiyon. Halos malubog na sa baha ang buong paaralan ng Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City. Sa ilang bahagi ng paaralan, hanggang dibdib na ang level ng tubig. Kaya ang mga silid-aralan na gagamitin sa ng evacuation site, hindi magamit. So if ever magkaigwa dyan yung evacuees, baad mag-evacuate manggiraray dahil baha manggiraray si evacuitan nila. Tubig manggiraray ang inabutan. Mahigit 3,000 katao na ang inilikas mula sa iba't ibang bayan sa Bicol na nasa mga landslide at flood-prone areas. Sa lahat po ng mga naninirahan po sa high-risk areas and yung mga i-evacuate po ng ating mga LGUs, tayo po ay sumunod dahil po ito po ay para naman po sa kaligtasan po natin. Dahil sa bagyo, mahigit 2,000 biyahero na ang stranded sa iba't ibang pantalan sa rehiyon. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan sa Maharlika Highway na papasok sa Matnog Port. Ang ilang stranded na pasahero, pansamantalang nanatili sa jeep na ito sa bayan ng Matnog. Atom, sa mga pagkakataon nga na ito ay patuloy tayong nakararanas ng malakas na pagbuhos ng ulan na kuminsan ay sinasabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Samantala, naka-alerto na ang mga MDRRM office ng bawat bayan dito sa Bicol Region para agad na matugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente dulot nitong bagyong paeng. At yan muna ang latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa ibang balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order para sa voluntary na pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor spaces. Gayunman, required pa rin ng face mask sa healthcare facilities, medical transport vehicles at sa pampublikong transportasyon. Hinihikayat pa rin ang pagsusuot ng face mask sa mga matatanda, may comorbidities at immunocompromised, mga buntis, mga di pa bakunado at may sintomas ng COVID. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng physical distancing, paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon sa indoor settings. Inaatasan din ng lahat ng local government units na magsumite ng regular reports sa vaccination status sa kanilang lugar. Magiging epektibo ito oras na ma-upload sa official gazette o mailathala sa dyaryo. Nirescue ang ilang residente na natrap sa baha sa ilang bahagi ng Visayas. Ang lalawigan naman ng Aklan isinailalim na sa state of calamity. Mula sa Katiklan, Aklan, may report si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Daryl? Makipabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito sa bayan ng Malay Aklan at sa Capiz naman. Ilang bayan na rin ang nakaranas ng pagbaha. Ganito na kataas ang baha sa barangay na Sunugan sa bayan ng Dao, Capiz. Ayon sa mga residente, kagabi pa lang, umapaw na ang tubig sa kalsada kaya maraming motorista ang stranded. Ang habal-habal driver na ito, hindi alintana ang baha basta't makapaghanap buhay. May baha pag sa uay, sige, tamong biyahe. Ang ilang residente tumulong para maisakay sa balsa ang mga nais tumawid sa binahang kalsada. Kung sino nang may kinanglan magtabok bla, importante gid. Binaharin ang plaza maging ang munisipyo sa bayan ng Kwartero. Sa bayan ng Sigma, nagsagawa ng rescue operation ng MDRRMO at iba pang rescue unit para mailikas ang mga apektadong residente. Tumaas din ang tubig sa bayan ng Panitaan. Maraming kalsada ang hindi madaanan doon. Sa Antique, minumonitor ng PDRRMO ang flood-prone areas sa bayan ng Sibalom at Hamtik dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Sa bayan naman ng San Jose, nakunan pa ang malakas na ragasa ng tubig. Iniutos na ng alkalde ang forced evacuation sa mga residente na nakatira malapit sa dagat. 5 trabahador naman sa Halao River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo ang nirescue ng MDRRMO matapos ma-stranded sa baha sa barangay Agkalaga. Binuksan naman ang gates sa Moroboro Dam sa Dingli na naging dahilan ng pag-apaw ng tubig sa kalikwang Sinibaan Bridge.
Sa ahoy, nagsagawa ng rescue operation ng MDRRMO upang mailikas ang mga apektadong binahang residente. Minomonitor din ang mga flood-prone areas sa Negros Occidental at Bacolod City. May naitalang landslide sa bayan ng Calatrava, pero wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Shato Negros Oriental, nabungkal at natangay ng rumaragasang baha sa ilog ang mga puno. Sa tala ng RDRRMC6, sumabot na sa 142 barangays sa Rion ang binaha. 24,530 na mga pamilya ang apektado. Mahigit sa 2,000 pamilya ang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Rion. Samantala, makikita nyo sa aking likuran ang mga stranded na mga pasahero na pansamantala munang magpapalipas ng gabi habang nananatiling kanselado ang mga biyahe ng mga sakayang pandagat. At maya't maya, nagkakaroon din ng power outage o brownout dito sa Katiklan, Aklan. Maki? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento ng Regional TV Balitang 1, Western Visayas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange din magpapalipas ng gabi ang ilang pasahero na nakaantabay sa abiso kung kailan sila papayagang bumiyahe. May live report mula sa Parañaque si Von Aquino. Von? Atom, 19 na biyahe ng bus ang kanselado ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa Bagyong Paeng. Ito yung mga biyaheng Occidental at Oriental Mindoro, Iloilo City, Maasin City, Southern Leyte, Ormoc City, Leyte, Davao City at Bagamanok, Catanduanes. Biyaheng Mindoro dapat sina Lucito De Castro at Enrique Mendoza. Hindi sila magkakilala pero nagsama sila para may kakwentuhan habang naghihintay. Pagbaba namin sa bus, sabi ko yung kapatid diretso agad kami doon makakuha ng ticket. Sabi ni daw nila, cancel daw, walang biyahe daw. Ay, hindi na pa kami balik. Malayo pa kayo, City pa kami sa UP Diliman. Ay, maraming bagay kami. Dito na lang muna. Para bukas. Sabi kasi nila, dapat bukas daw maaga dahil baka marami na naman yung magpabook. Eh kung uuwi pa rin kami, alanganin na eh. Ang senior citizen naman si George Kawiling, alas 11 pa ng umaga nandito. Pero kanselado ang kanyang biyahe pa Davao City. Antayin natin dahil meron na tayong ticket eh, di ba? So hindi man natin masisi yung bus dahil weather. Kung may mga stranded, meron namang masayang makakabiyahe tulad ng pamilya Valdez na papuntang Sorsogon. Masaya. Makakauwi uli kami. Madadalawang uli namin yung tatay namin doon. Sa abiso ng LTFRB, hinihikayat na nilang suspindihin ang biyahe ng Roro buses dahil sa bagyo. Inaabisuhan din ng mga pasahero na huwag nang bumiyahe kapag masama ang panahon. Pero sabi ng pamunuan ng PITX, maaari naman sa terminal manatili ang mga pasahero. Any given time, pwede i-lift ng Office of the Civil Defense at ng Coast Guard yung mga alert warnings, eh baka tumuloy na rin po sila. Even the tickets available pa, pwede pang dumagsang ating mga kababayan. It's just that we are monitoring yung pagdadaanan ng bagyo kung pwede nang biyumahe yung ating mga bus. Atom, ayon sa pamunuan ng PITX, as of 10 p.m., 126,000 na ang bilang ng mga pasaherong dumagsa rito ngayong araw. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Posibleng maglandfall sa vicinity ng Albay o Sorsogon sa Kabikulan ngayong gabi o bukas ng umaga ang Bagyong Paeng. Babaybayin ito ang Bicol Peninsula bago tumungo sa Quezon Province. Bukas ng hapon o gabi, posibleng muling tumama ito sa lupa sa east coast ng Quezon. Nadagdagan ang mga lugar na may wind signal. Signal number 2 sa Metro Manila, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Tikaw at Burias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon, kasama na ang Pulilio Islands, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Bulacan, southern portion ng Aurora, central at southern portion ng Nueva Ecija, central at southern portions ng Tarlac, Pampanga, Bataan, central at southern portions ng Zambales, northern at central portions ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands at Romblon.
Signal number 2 rin sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Habang signal number 1 sa central at southern portions ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Ifugao, Mountain Province, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at Cuyo Islands. Pati na sa Southern Leyte, Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Siquijor at natitirang bahagi ng Leyte. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na ang Siargao at Bucas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin at eastern portion ng Misamis Oriental. Lubha pong delikadong pumalaot sa mga lugar na may warning signal. Mataas din ang tsansa ng storm surge o daluyong na aabot sa 2 metro ang taas. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Paeng 165 kilometers east ng Huban, Sorsogon. May lakas ito ng hangin na 85 kilometers per hour at bugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Sa forecast ng PAGASA, patuloy itong kikilos pa west-northwest hanggang Linggo. Posible pang lumakas ang Bagyong Paeng at umabot sa Severe Tropical Storm Category sa loob ng 12 oras. Bukod sa nakanselang flights, hindi rin nakabiyahe ang ilang pasahero mula sa NAIA matapos malate dahil sa traffic at ulan. Live mula sa NAIA, may report si Katrina Son. Katrina? Atom, nagsimula na nga dumagsa ang mga pasahero dito sa NAIA dahil sa Undas long weekend. Kaya naman naka-heightened alert na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ilang mga local flights naman ang naantala dahil sa Bagyong Paeng. Dito na kayo nagkakilala? Umaga pa raw nandito na sa NAIA Terminal 4 si Macmac Camagos. Kailangan daw makauwi agad sa Bacolod para maabutan ang libing ng queuehin. Para makapaglibing ako sa tuwing doon. Namatay siya. Ilibig siya na 30 po. Doon na rin sana niya plano magundas. Pero wala pa raw kasiguraduhan dahil delayed ang flight. Dito na raw sila maghihintay ng kanyang kapatid. Tulad ni Macmac, dito na rin maghihintay ang ilan pang pasahero kahit walang katiyak ang makakaalis ngayong gabi. Mag-aantay ma'am kaysa ipa-rebook ulit. Kasi pag binago ko yung schedule ko, nag-aantay naman ako ng ibang schedule. Sa NAIA Terminal 3, may mga naghihintay ding pasahero dahil sa delayed flights. May ilan pang hindi na nakasakay kahit natuloy ang kanilang biyahe. Hindi raw kasi sila nasabihan kung anong oras na lipat ang kanilang flight. Wala namang confirmation kung canceled or matutuloy yung flight. So tumuloy pa rin kami dito pero hindi na kami nakaabot. Bukod sa mga na-delay ang flight, mahaba rin ang pila ng mga nagpaparebook ng tickets. Hindi sila umabot dahil sa matinding traffic at tuloy-tuloy na pag-ulan. Na-traffic ako dahil sobrang ulan. So, na-late ako nung pasok dito sa airport. Ayon sa OIC Terminal Manager, ngayong araw at bukas ang inaasahang pinakamarami ang mga pasahero. Kaninang umaga, umabot na raw sa 25,000 ang domestic passengers na paalis sa NAIA 3. Mas marami kaysa 20,000 hanggang 21,000 na bumiyahe bago magka-pandemya. Yan ay kahit may mga flight na kinansela dahil sa masamang panahon. We have a passenger holding area on the other side. Usually, ang mga kinikita namin niya within 48 hours departure. Pero as much as possible, more than 48 hours. Kaya request namin, baka pwede bumalik muna sa mga bahay nila. Atom, sa mga oras naman na ito ay tumila na nga yung nararanasan natin kanina na may kalakasang pag-ulan dito sa NAIA Terminal 3. At sa mga oras naman din na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating rito ng mga pasahero. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Naka-alerto na mga lokal na pamahalaan ng Tacloban City at Samar sa posibleng epekto ng Bagyong Paeng. May live report si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Sigda mula sa Kalbiga, Samar. Fe?
Yes, makiramdam ang pag-ulan-ulan at ang paminsan malakas na paghampas ng hangin sa lalawigan ng Samar sa Eastern Visayas. Ngunit may ilan sa mga residente na ayaw lumikas sa evacuation center ang nakikituloy sa kanilang kapitbahay na may matitibay na bahay. Kagabi pa lang, nararanasan ng malakas na ulan at hangin sa iba't ibang bahagi ng Leyte, gaya sa Tacloban City. Kaninang umaga, bahagya itong humina. Gayunman, ang mga municipal at barangay disaster teams naka-alerto pa rin. Nakahanda na rin ang kahon-kahong relief packs na ipamimigay. Sa isang bahagi ng barangay Binaluan sa bayan ng Taft, nakaranas ng landslide. Pansamantala itong isinara sa mga motorista. Bukod sa mga posibleng gagamitin sa search and rescue equipment, sinuri rin nila ang kahandaan ng 115 mga evacuation centers para sa 24 na kabayanan ng Northern Samar. Samantala, 180 na mga sasakyan kabilang ang mga dikarga at 627 na mga pasahero ang stranded sa bayan ng Katarman. Sa ngayon, Maki, humihina na ang pag-ulan lalo na dito sa bayan ng Kalbiga sa lalawigan ng Samar sa Eastern Visayas. Ngunit ang kapulisan ang sinisuyod pa rin ang ilang bahagi ng lalawigan kasama ang disaster team ng iba't ibang LGU sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Samantala, Maki, dahil sa walang tigil na pag-ulan simula kaninang hapon hanggang sa gabi, ang Karatig lungsod ng Katbalogan City ang siyang nakaranas ng pagbaha sa harap mismo ng Katbalogan City Hall sa May National Road ang nakaranas ng pagbaha. Nakaranas din ng pagbaha ang ibang bahagi ng Eastern Visayas. Katulad ng lalawigan sa Southern Leyte, ang Bato Leyte kung saan ilang bahay ang inanod. Maki? Maraming salamat, Femarie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Trending worldwide, ang first solo debut ni Jin ng BTS para sa single na The Astronaut. When I meet you, there is no one else. I can't have it too much. Co-written ito ng Coldplay. Backup vocals, guitarist at keyboardist din ang British rock band. Galinga. May cameo pa ang frontman nitong si Chris Martin. Nasa music video rin ang regalo niyang gitara kay Jin. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. We'll be right back.